Hey guys! Welcome to the channel. I'm Gwen. Magsaing muna tayo bago ang lahat. Kung bago ka sa aking channel, welcome, welcome! I hope mag-enjoy ka sa mga mapapanood mo. At kung dati ka namang sumusuporta, welcome, welcome, welcome! Yan. Magsaing muna tayo guys bago ang lahat, ha? Okay, habang nagsasaing tayo at habang nagre-ready tayo ng ating mga ihuhol mamaya na mga ingredients. Shout out kay Jazel Espiritu at kay Mama Marian and kay Bro Henry Espiritu na nagbigay ng ating main dish ngayon. Ang ating mga kamote at yung papaya. Salamat sa inyo at meron kaming lunch ngayon. God bless you. Thank you very much. Ayan guys, luto na oh. Yes. Shout out din kay Yuri Nakamatsu para sa ating outro. Thank you girl, salamat anak. And also kay Jeremy Lopez. Habang hinuhugasan yung mga kamote, mag-shout out ako. Kay Jeremy Lopez na laging nakasupport, anak. God bless you. Also sa aking napakaganda at napakasexing neighbor na si Rich B. Huashan. I hope I pronounced your surname correctly. Hi girl, shout out sa'yo. Also sa aking magandang kumare na si Emily Kiambao. Sa dalawa kong kaibigan na sina Jinx Life Journey at saka kay Madam Fashionista Lisa. Hello, hello sa inyong dalawa. Shout out. I love you girls. At mag-haul na tayo ng ating mga ingredients. Diced onion. Dalawang ginamit ko. Diced garlic. Isang buko ang ginamit ko. And black pepper, durog, mga isang kutsara. Dried shrimp. Mga apat na plastic yan. Yung dinidikdik ko kanina. And eggs, anim nang ginamit ko kasi maliliit lang sila. So, depende pa rin sa inyo kung ilan ang ilalagay nyo. Flour, any kind. Naka 8 cups ako dyan. Kasi marami yung kamote. 1 shrimp cube. Okay na yan. Asin or salt, 2 tablespoons. And our star of the show, shredded sweet potato. More than 1 kilo yan.
and ang ating cooking oil syempre. O siya, i-mix na natin. Sa isang planggana, dahil marami siya, ilagay na natin ang ating shredded sweet potato. At ilagay na rin natin ang ating onions. At i-mix natin ng konti. Ilagay na rin natin ang bawang o ang ating diced garlic. Tapos, lagyan natin ng konting cooking oil yung ating shrimp cube para ito ay dahan-dahang malusaw. At i-set aside natin. Lagay na rin natin ang ating pepper, yung black pepper natin. At saka natin ihalo. Ayan. Para naman kumalat yung lasa. Halo lang ng halo. Next is ang ating dried shrimp. Ayan. Halo natin, halo pa. Para kumalat yung kanyang flavor. Ayan, ilagay na rin natin yung ating shrimp cube na merong nanilusaw natin sa cooking oil. Okay. Halo lang ng halo para kumalat yung lasa. And then, ilagay na yung ating asin. So, 1 tablespoon of salt muna. And then, isunod natin yung ating mga eggs na ayaw magpabit. Ayan, lumalaban. Actually, babasagin lang naman yung yolk bago natin ilagay sa mismong mixture. At gigil na gigil ako dahil ayaw magpabasag ng mga egg yolk. Ayan o, sige, tira. Ayan. At meron pang hindi nababasag. Mamaya niyan. Sige lang. Sige pa. Ayan. Ayun, nabasag yung isa. And, nainis na ako. Nilagay ko na. Anyway, imi-mix lang naman natin siya sa ating mixture. Ayan, ihahalo natin siya sa ating mixture para maging binder. So, yung eggs ang magiging binder natin. Take note ha, hindi ako naglagay ng tubig sa ating mixture. Kanina, nung ibinabad ko yung shredded sweet potato sa tubig para hindi lang siya mangitim. Dinrain ko siya bago ko siya nilagay dyan. So, wala tayong ilalagay na tubig. Ang magiging magsisilbing tubig niya ay yung ating ayan, naglagay na ako ng isa pang kutsarang asin. So, ang magiging tubig lang niya ay ang ating eggs. Ayan, ilagay na natin ang ating flour. 4 cups muna para matansya natin yung tamang consistency na ating mixture. And as you can see, parang talagang kulang yung unang nilagay nating flour. Kasi ayan o, nagtutubig pa siya. Ayan, mix pa natin ng konti.
Ayan, sige, halo lang. Talagang kulang siya, guys, oh. Natutubig pa siya. Okay. Ilagay na natin yung kasunod na 4 cups. Ayan, para maging okay na yung consistency ng mixture natin. Ayan, no? Magiging okay na. Hindi na siya nagtutubig at lalapot niya. So, 8 cups ang ginamit natin kasi 1, mahigit sa 1 kilo yung ating sweet potato. Ang dish pala natin ay shrimpy sweet potato patties a la Gwen's Journey. Oh, di ba? Ayan, okay na siya. Achieve na yung ating consistency. Ready na siya, guys. Pwede na tayong mag-fry. Fry pala. Pwede na tayong mag-fry. Ang pag-fry naman, parang nagpa-fry ka lang na ng pancake. Pero, hindi siya pancake, ha, guys? Ulam siya. Kasi nga, patties. Shrimpy sweet potato patties a la Gwen's Journey. Oh, di ba? Ayan. Okay lang yung dalawa. Dalawa lang ilagay natin. Kailangan nakasubmerge sa kumukulong mantika para maluto siya. Tapos yan. Spread mo lang siya para lumapad. At maluto siya sa gitna. Ayan. Pwede na natin siyang ibaliktad. Ayan na. Baliktad na natin kasi luto na. Sa likod. Ayan, hirap pa ako magbalik kasi yung lapad niya. O, sige. Ayan, o. It's crispy na siya, di ba? Crispy na. Crispy na siya. And, ready na siya. Ayan, o. Sizzling pa. Luto na siya, guys. Lagyan na natin siya doon. Gumamit nga pala ako ng coupon ban kasi naubusan kami ng tissue or ng and so ayan, lagay na natin siya doon para sipsipin yung excess na cooking oil. Ayan, okay na siya. O diba, crispiness. Strip lang natin siya, cut lang into strips and then ilagay sa ating plate. Magpa-plate tayo. Ayan. And so, that's it. Strips. Cut them into strips. At bite size lang. Alam mo yung mga Pilipino, yan ang bite size nila. Yung mga anak ko, yan ang bite size nila. Ayan. O, oh, diba? Sino magsasabi na yan ay gawa sa kamote? Ayan. Pag natikman nyo yan, guys, try nyo. Pag natikman nyo yan, ihahide ng shrimp taste ang kamote. Ayan. And that's our finished product. Shrimpy sweet potato patties a la Gwen's Journey. Tatlong beses na yon. Ayan, gawin na natin yung ating dip. O yung sausawan. Dahil medyo may alat yung ano natin. Ayan, kanina gumamit ako ng red onion. Para sa ating dip or sausawan, gagamit naman ako ng 2 white onions. At atin silang idadice. Ah, balat pa more. Sige. Yeah. Hirap ba magbalot? Ayan. O siya.
i-chop na natin sila at i-dice na natin sila. Ayan, naka-dice na. Ilagay na natin sa medyo malalim na bowl. Ayan, okay na. Lagyan na natin ng mga isang kutsarang black pepper. Ayan. Durog. Black pepper na durog. Tapos, lagyan natin ng isang kutsarang asin. At dalawang kutsarang asukal. Pwedeng brown sugar, pwedeng white. Lagyan na natin ng suka or vinegar, mga half nung bowl. And then stir hanggang malusaw yung mga granules nung asin at yung sugar. And then, lagyan natin ng tubig para hindi siya masyadong maasim. Actually, masarap yan. Mabango pa. Ayan na! Thank you ulit ha, sa Spirito Family. Ayan yung ating ripe papaya. Actually, sweet yung papaya na yan. So, wala na akong ilalagay na, hindi ko nalalagyan ng milk o kung anumang Chenalu, eklabu ek. Tanggalan na lang natin ng buto. I-set aside natin yung buto kasi itatanim natin sa ating bakuran. Ayan, wow, dami niyang buto. Sana makapagpatubo tayo at maibalik naman natin yung grasya. Ayan, slice na natin yung aking papaya. Hindi ko siya binalatan ng buo siya dahil ayoko siyang mag-collapse kasi malambot na siya. Yan. Doon sa pagkakaslice niya, doon ko siya babalatan or binalatan para hindi siya mag-collapse. Ayan o. At makuha pa natin yung ma-achieve pa natin yung gusto nating cube niya. Ayan. O, ilagay na natin sa isang plato. O, diba? Ayan. At ilagay na natin sa isang plato. Kasha. Malaki yung papaya. Salamat ulit, Espiritu Family. And that's it. Oh, ayan yung finished product ng papaya. Pwede na i-ref. Lagyan natin sa fridge. Ayan na. Ready na siya kainin. Ayan, medyo icy na siya. Oh, diba? At kumain na tayo, guys. Ayan ang ating lunch for today. Ayan. So, kung nagustuhan mo, try nyo to, guys. Masarap to. Ayan, oh, nagkakamay-kamay pa yung aking mga anakis. Subo. Oh, diba? So, don't forget to subscribe, like, comment, and share, and hit that notification bell para updated ka sa lahat ng upload. Babushki!